Okay, bali, gagawin ko na itong isa. Para mabilis na, gagawin ko na yung isa lahat. So, gagawin ko sa mga Spider-Man ngayon. Galing sa future, tsaka sa ibang dimension, tsaka original Spider-Mans. Okay, sabihin ko na lang siya kung anong, kung saan siya galing o ano. Okay, so sisimulan ko kay pinaka-paborito ko sa lahat, Superior Spider-Man. Bali, kwento ni Superior Spider-Man, siya si Dr. Octopus, pero nakuha niya yung katawan ni Spider-Man. Nagkapalit sila ng, paano ba ito masasabi? Utak o consciousness? Basta may comic siya na Superior Spider-Man. Nagkapalit sila ng katawan ni Dr. Octopus at ni Spider-Man. So, sinubukan ni Superior Spider-Man, patayin siya, talunin siya. Nang pumunta siya sa katawan niya, nalaman niya yung mga nangyari sa buhay niya, yung mga dapat palang gawin. So, nagbago isip niya na kaysa maging masama siya para talunin pala si Spider-Man, dapat mas magaling siya kay Spider-Man. Ibig sabihin na mas magaling siya magdikta sa mga ganito ganyan, mas malakas. So, doon pumasok na, ayun nga, nagkaroon siya, kumapit sa kanya yung si Venom at si Carnage, tapos nagkaroon ng Superior Carnage, Superior Venom, ganon. Pero namatay din si Dr. Octopus sa pagkatao niya dahil sumuko siya. Siya mismo sumuko na hindi niya talaga kayang gampanan yung pagiging Spider-Man. Tapos bumalik si Spider-Man sa katawan niya. Okay. Nakalimutan ko na pala pakita yung code. Ayan. Tanghalin. Tsura ng likod niya. Next. Sino kaya yung sunod? Ito. Iron Spider-Man. So, maaaring ba sa inyo, kilala na siya dahil nandun sa Ultimate Spider-Man. Yan. Yan siya. So, ang origin na kwento ni Iron Spider-Man, sa totoo talaga, hindi talaga siya galing doon sa alam niyong palabas. Galing talaga siya sa origin na kwento, Civil War. Doon siya unang nakita sa Civil War. Ginawa ni Tony Stark para kay Spider-Man yun. So, nakita niyo doon sa Civil War na movie sa Spider-Man. Spider-Man doon ay mali. Kaya may ibang tao doon nag-react sa ano. Iba yung ginawang costume. O dahil hindi pa yata tapos yung kwento na may part 2 pa. Doon na ipapakita si Iron Spider-Man. Pero yung bumalik sa original na damit niya sa Spider-Man at kumampi na siya kay Captain America. Spoilers! Tapos yun na yung muntikan ikamatay ni Spider-Man. Dahil sa paglipat niya na yun kay Captain America. Hindi ko na sasabihin kung bakit nga ba. Ayoko namang spoil. Oo nga pala, no? So masasabi ko galing siya sa future din at parang galing din siya sa ibang dimension. Okay. Oh, yeah, magalo. So bali, ito ang susunod. Sasabay ko na dahil iisa lang sila, parehas lang sila. Si Spider-Man 1999. Spider-Man 2099. Okay. 2009. And then, 2099, Spider-Man. So, ito may laro to. So, baka nakita nyo rin to sa Ultimate Spider-Man. Isa rin siya doon. So, makikita nyo rin siya sa, ano, sa comics din. Anong pangalan ng comic na yun? Spider-Verse. Yun. Makikita nyo rin siya doon. So, balik sila ng dalawa. Galing sila sa future. Hindi ko nga alam kung sinong mas naunang damit. Yun nga lang. So, sa Spider-Verse nga rin pala, no? Makikita nyo rin nga pala itong mga ito sa Spider-Verse, sa comics. Panoorin nyo yung Astig. Nagsama sa aming may ibang dimension na Spider-Man. Para pigilan yung isang kapabida, hindi ko muna sasabihin kung sino. At ubusin lahat ang mga Spider-Man sa iba-ibang dimension. Ayan. Sila. Zoom na. Check natin.
bari yan. Susunod ko naman ay si... Ito lang ha, gawa ko lang to, pero meron official na Lego na ito. Ay, knockoff, as in fake na version. Ghost Spider-Man. So, siya si Spider-Man naging... pangalan nito, Ghost Rider, yun. Siya yung pinili para maging Ghost Rider sa mundo nila. Sa ibang dimension din siya. So, balik, hindi ko alam kung may motor din ba siya katulad sa Ghost Rider. Tsaka may kadena o sapot ba ang gamit niya. O, pare-parehas lang dahil dalawa sila sa isang katawan. Ayun. Kaya siya naging Ghost Rider. Namatay siya doon sa dimension nila. Hindi ko muna sasabihin kung paano at bakit. Basta ang clue, may isa pang Spider-Man na, original Spider-Man na pumunta sa mundo nila. Ayun. Meron original version na ito, pero wala siyang blue flame sa ulo. So kaya gumawa, bakit naman walang blue flame? Kasi dun sa comic may blue flame. So bali, gumawa na lang ako. Ayun. Kaya, ayan, nagawa ko siya. At yung motor niya galing sa Ninjago, buburahin ko itong tatak na ito kapag may time ako. Okay. Galing sa ibang dimension. Isa pang galing sa ibang dimension. Spider-Man Noir. Hirap akong sabihin. Spider-Man Noir. So, parang siya yung mga katulad yung mga panahon ng puro grupo-grupo noon. Pwede nyo rin siya hanapin. I-search. Ah, matanggal ka. Ayaw matanggal ng sombrero. Ayun. Ayan. Para makita nyo na maayos. May damit siya. Spider-Man Noir. Yan. Di ko matanda kung nandun ba siya sa Spider-Verse din, pero alam ko nakita to doon sa Ultimate Spider-Man. Wait. Sunod. Scarlet Spider. Sigurado ako nakita nyo na siya doon sa sa Ultimate Spider-Man. Pero makikita nyo rin siya sa pangalan nito, Spider-Verse. Nagsama-sama na lahat ng mga Spiders. Gusto ko rin yung printing dito sa gilid. Wow. O, pinangalan din siya Ben din eh. Sa Ultimate. So, siya Ben Reilly. Tama ba yung pangalan? Ito pa, isa pa. Kung yun ang version na sa napapanood din sa Ultimate Spider-Man at sa comic version, ito ang original na damit ni Scarlet Spider. Yan ang original comic version na Scarlet Spider. Yan siya. May hood din siya sa likod. Ito hindi nyo ito makikita dun sa ano, Spider-Verse. Ewan ko bakit. Okay. Isa pang... Oh nga pala no. Clone nga pala siya ni Spider-Man. Kung sakaling hindi nyo alam. So no, pang clone ni Spider-Man. Ito hindi ko to alam kung ano pangalan niya, nakalimutan ko, pero namatay ito. Tapos pumunta sa Spider-Verse, meron pang isa pang sa galing ibang dimension na katulad niya, tapos namatay din, hindi ko nasasabihin. At dahil hindi ko siya kilala, wala akong masyadong alam tungkol sa kanya. Pero alam ko isa rin siyang clone, dahil nagkaroon ng Spider-Verse, may isa rin yung kwento sila na nagsama-sama yung mga clone para talunin yung isang kalaban, ganito ganyan, hindi ko sasabihin, spoiler alert. Basahin niyo yung Spider-Verse, maganda, palatakan. Ito, nasa Spider-Verse din to, at nasa Ultimate Spider-Man. Spider-Man. Si Miles Morales version, sa ibang dimension siya. Yan siya. Ito yung negrong Spider-Man. Sa dimension nila, namatay yung original Spider-Man. Pero hindi niya kagad ginamit yung kapangyarihan niya. Bago siya mamatay ng 3 weeks si Spider-Man, nagkaroon na siya ng kapangyarihan. Ay, ito yung awag ako ni Joshua. Pasensya na. So, nasa na nga pala tayo. Yun. Si Miles Morales. Okay. Sunod. And Spider-Man Bulletproof. So, itong naman Spider-Man, parang kamukha lang siya ng black suit na Spider-Man. So, bali hindi. Ito yung armor version na Spider-Man. Ginawa ito ni Spider-Man para hindi siya tablan ng mga bala, baril. Pero, ang pinoblema niya naman dito sa damit na to, masyadong mabigat. So, bali bumabagal siya.
So, yun lang ang pakinabang ng suit na yun. Hindi siya tabla ng, ng mga bahalang baril. Mga baril. Yan. Yan. Gusto ko ito ha. Ganda yung pagkaka-print ha. Ba napansin? Kasi kung nga bumibili ako, diretsong tabi na eh. Ito naman ang Electro-Proof Suit Spider-Man. Isa rin siyang damit ni Spider-Man. So, ito yung panlaban kay Electro. Tulad nga ng ano. So, ba, so alam nyo na yata, bali hindi ito tinatabla ng kuryente itong damit na to. Panlaban kay Electro. Ang pakinaban ng damit na to. Sunod. Big Time Spider-Man. So, ito yung mayamang version na Spider-Man. Hindi ko rin na masyado yung kwento na ito. Damit lang ito yung Spider-Man. Sunod, movie version. Black suit. Ay, movie version tuloy. Comic version. Ito yung original talaga na Black Suit Spider-Man. Damit lang ito yung Spider-Man. Okay. Galing sa ibang dimension, si UK Spider-Man. So, basic lang ang mga alam ko sa kanya. Alam ko na pumunta rin siya sa mga ibang dimension para tumulong sa mga iba. Galing siya sa UK. Siyempre, pangalan pa lang, UK. Sunod, di ako sigurado kung tama ako. Pero kung kilala nyo itong Spider-Man na to, please correct nyo na lang ako. Sabihan nyo na lang ako. Yan. Pero mas kamukha niya ang Japanese Spider-Man. Kung hindi nyo alam, may Japanese version ng Spider-Man, tapos may malaki siyang robot na para siyang, ang pangalan na ito eh? Shrider. Yun, Shrider. Yung malaking robot. Siya lang ang may malaking robot at tarating, kapag binanood kayo nakakatawa, hindi ko tinapos na natatawa ako dun sa kwento. Sa itsura niya, tsaka yung robot, parang Power Ranger, iwan ko ba? Sunod. Iron Spider-Man. Iron Man Spider-Man talaga. Ito yung talaga. Hindi ito official na galing sa Marvel. So, ginawa lang siya. Trip-trip lang. Ayun si Tony Stark. Spider-Man version. Ito mix and match lang. Gawa-gawa ko lang to. Pero merong ganitong klase ng Spider-Man. Ito si Spider-Man Mutated Spider-Man. So, nag-mutate na siya na parang gamba. Yan. Sunod din na to. Para dahil parehas lang to. Pinagbal sa ibang comments. Sa iba lang sila lumabas. Original Spider-Man galing sa comics. Ultimate Spider-Man. Galing doon sa palabas. Ang pinagkaibahan lang nila. Boots. Walang boots. May boots. Walang boots. May boots. Walang boots. Okay. Para makita nyo mabuti. Mas dark to. Ito mas light. Halos parehas lang pero mas light nga to. Mas dark. Ang pinakahuli. Ang pinakahuli sa lahat. Future Foundation Spider-Man. So ang baka hindi nyo siya kilala. Galing siya sa hinaharap para tumulong. Kung hindi nyo rin alam, meron din na Fantastic Four, pero hindi, pero iba tawag sa kanila. Fantastic Five. Lima sila kasama si Spider-Man doon sa kanila. Lima sila. Siya yung panglimang doon sa Fantastic Four. Tapos nagsumot sila ng Future Foundation para bumalik sa nakaraan, baguhin. Yan na yun. Gusto nyo, basahin nyo yung comic na yun. The Fantastic Five. Okay. So, bali, yan lahat ng mga Lego ko. Ilalagay ko sila dito. Para makita nyo. Zoom out natin. Yan na lahat ng mga Spider-Man Lego ko. So, bali, sasabihin ko naman sa inyong wala sa akin. May mga runs. Merong isang Spider-Man na yung nagsa Park 1 ng Spider-Man movie, yung nagsisimula pa lang siya, nagre-wrestling, yung damit na yun. At saka yung original Peter Parker.
sunod sa Peter Parker, sino pa ba? Yung Ghost Spider, yun yung sinasabi ko sa inyo. Wala ako, gumawa lang ako ng sariling Ghost Spider. Okay, salamat sa mga nanood. Thank you. Sana mag-like nyo itong videos. Like and share. Sana pumunta rin kayo sa Facebook page namin at sa YouTube ng anak ko. Ilalagay ko dun sa link. Naglalagay ako ng link pala sa baba, sa description. Yun. Okay, salamat sa mga nanood. Sana nakilala nyo yung ibang Spider-Man. Maraming pang mga Spider-Man at maraming pang galing sa mga ibang mundo na Spider-Man. So, kung gusto nyo rin makilala yung ibang yun, panoorin nyo yung Spider-Verse. Punta kayo yung YouTube. Kanya, nandito na nga kayo sa YouTube. Pinapanood nyo ito eh. Tapos, Spider-Man Spider-Verse comic. Makikita nyo lahat ng mga paiba-ibang klase ng Spider-Man. Exactly, hindi lahat pala. Kontrayin na sarili. Tama yung Kim. Okay, salamat sa mga nanood. Salamat sa mga YouTube fans. Ito si Kira Yagami signing out. Bye!